Pagbasan mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus sa Kanyang Anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman,
may tagapamanggitan tayo sa Ama. At siya ay si Jesucristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay nawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanik, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulun ng buhay. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Maaaring kami noon natangay sa naniyog agos, naanod sa karagatan, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod na kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ang bitag ay mawasak. Alleluia, 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 Alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili, nilang buhay sa iyo'y nagpapangarangal. Alleluia. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis sa mga pantas na pakita kay Jose sa panaginip ng isang anghel ng Panginoon, sinabi sa kanya, magpangon ka, dahil mo agad sa iyo ang mag-ina na tubag kayong aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sa inyo. Sabagat nahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya bali-baling bumangon si Jose at ng gabi yung dinala sa Egyptong mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa namatay si Herodes. Nangyari ito kung matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Egypto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya ay napaglalangan ng mga pantas. Kaya pinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na buhok. Lahat ang may gulang na 2 taon pa baba. Alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tanga na natiyak niya sa mga pantas. Sa gaya na tupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang malakas na panagoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inoong Jesucristo. So, ating inaalala ngayon ang mga inosenteng pinapatay ni Herodes. Ang mga inosente na patuloy na pinapatay ng mga ina sa kanilang sinapupunan, pinapaabot. Kasama na rin ang mga inosente na bahagi po, ano, na
anumang programa ng alimang gobyerno, hindi lamang po yung ating gobyerno, ngunit yung mga programa, o hindi kaya ay kahit na po mga programa na hindi gobyerno, yung tinatawag po nating summary execution na maaaring magiging biktima ay mga inosente. Bahagi yun akong saan ay ito ay higit sa lahat nakabase sa panyaya na tignan natin yung kahalagahan ng buhay ng tao. Yun po yung pamantay natin, yung kahalagahan ng buhay ng tao. Ang tawag ng sa wikang English ay inalienable life rights. Ang karapatan na hindi basta-basta pwedeng alisin sa tao. At sa ating pananampalataya, walang sino ang tao ang pwedeng kumuha ng buhay ng kapwa-tao. Walang gobyerno na pwede rin kumuha ng buhay ng kapwa-tao. Yan ang po hindi tayo pumapasok, pumapayag na ibalik ang death penalty. Bahagi yun akong saan ay pagkakataon na ibang solusyon ang pwede pong ilagay. Pero bahagi po ng pagkilos na makita po natin yung binibigyan ng pansin sa dakilang kabistahan ngayon ng mga inosente. Ito yung mga inosente, talagang mga bata. Talagang walang duda, inosente ito. Sabagkat sila ay wala pang uwang. Pero ito din nawa yung maging paghawakan natin na sabi ko nga ho, siguro nga po, isa sa mga kadahilanan na hindi natin masyado nabibigyan ng pansin ay mahina yung pundasyon na ibinigay sa atin kapag ang pinag-usapan natin ay katarungan. Na kuminsan ay dahil sa hindi natin nakikita yung katarungan na pinamamanig ng buong may kapal. At yung turo ng simbahan doon sa katarungan in relation with purgatory. Kasi kung ang sino mang tao ay pwede magbigay na paghahatol, sabi nga kaya nga kung pinag-iingatan kasi kumisan yung tao ay may room for error. May room for error. Sa Diyos, sigurado pong hindi magkakamali. Kaya, kung pinag-uusapan na talaga kapag pinag-uusapan natin yung katarungan, dapat maliwanag sa atin yung turo ng purgatorio. Yun talagang may bibigay ang katarungan na hinihingi ng bawat isa. At pwedeng ibigay ng isang taong magnanais na mapagbayaran ang kanyang kasalanan. Pero isa po sa mga pamantayan na dapat ulang nating kalimutan ay sabi nga ay paparo kapag inosente. Walang problema kung sa aliman kung tawagin nga po natin ay
guilty as charged. Guilty as charged. Pero sabi nga ho ay ito'y nakabase doon sa pangunahing pamantayan ng puro ng simbahan na sino man ay walang karapatan na kumuha ng buhay ng tao. Buhay yun eh. Buhay yun. Maging ito man ay isa sa napupunan ng kanyang ina, ay siguro maraming problema na inaarap. There will always be problem. Pero kapag inalis mo na yung buhay, wala na. Marami ka nang inalis. Kasi inalis mo na yung buhay. Wala ka nang pagkakataon na makabawi pa. Kapag sapagat inalis mo na, yung pagkilos sa daigdig na ito. So, kaya ito yung patuloy na hamon na ibinibigay sa atin, kaya nga putusin, ito rin po yung paanyaya na ibibigyan natin ng diin. Na kinakailangan nating turuan ang sabay ng Pilipino, sapagkat kumisan o kasi ay sabi nga natin ay gusto natin na tayo yung magpakaw ng kaparusahan, sapagkat kalimitan ay yun ang ating naranasan. Tayo nga naalkabyado. Pero huwag natin kalimutan na kung sakaling mga nagkamali tayo ng pagpakaw ng parusa, tayo rin ang magkaalkabyado. Wala tayong pinagkaiba doon sa mga itinuturing natin na masasama. Kasi bakit? Sila nag-argabyado. Tayo rin nag-argabyado. Mga bahagi yun. Sapagat bakit mas nating nag-argabyado? Sapagat maaaring ipinataw mong kaparusahan ay hindi yung akmang kaparusahan na dapat na ipagkaloob ko sa kanya. Kaya, bahagi po ng pagkilos na kung isang makikita po natin sa lipunan nating ginagalawa. Sabi nga po ay, para mas maging maayos yung ating pagtugon upang mapangalagaan natin yung katatayuan ng bawat isa. Kaya po napakaganda po noong pastoral letter ng obispo ng ating diocese. Huwag natin gawing solusyon ang pagpatay. Kasi yun ang ginawang solusyon ni Herodes. Patayin ang mga yan sapagkat yan ay aagaw ng aming krono. Yun yung nakikita niyong solusyon. Pero yung panyaya po ng obispo ay baka may iba pagpamamaraw na mabigyan natin ang solusyon ng problema, hindi ang pagpatay. Sabagat yung pagpatay sa kapwa Pilipino, ang pagpatay sa kapwa tao ay isang problema, hindi solusyon. Bakit naging problema? Ay, maliwanag eh. Sa utos ng Diyos, huwag kang papatay. Bakit problema? Kasi ikaw ay tao, pwede kang magkamali. Kaya problema. Kaya bahagi yung nakusan ay makikita po natin.
Baka si akala natin, ito yung solusyon. Ay, nakalimutan natin si Herodes. Nakalimutan natin si Herodes na siya ay maraming pinapatay na inosente sa pag-aakala na ito ang solusyon sa kanyang problema. Well, bahagi yun ang kung saan ay makita po ng kera. Siguro ba rin po siguro ay kinakailangan din natin ng patuloy ng pagdasal, patuloy ng panalangin, at isang mas maliwanag ng pagkilos na tingnan natin, na pangalagaan natin ang kahalagahan ng buhay. At huwag nating hayaan na ang sino man sa atin ay maaaring magkamali na gamitin ang pagpatay bilang isang solusyon. Kasi pakakala natin eh, Father, hindi naman ako yun eh. Sila naman yun eh. Hindi. Kapag po tayo ay hindi umiimik, alam natin masama. At wala tayong ginagawa. Anong tawag mo rito? We become material cooperators. We become partners in crime. Kasi bakit? Alam mo mali eh. Hindi ka umimik. Hindi ka nagsalita. Adi, naging kabahagi ka ng krimen. At yan ay pananagutan nyo sa harapan ng Diyos. Bahagi yun ang kung saan huwag namin kalimutan. Kaya idalangin namin sa harapan ng Diyos may kapal. At ipanalangin natin na nawa ay wala nang inosente. Wala nang inosente. Mula po sa sinapupunan ng kanyang ama, ng kanyang anak, ng kanyang ina. Sorry. Mula sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina na mamamatay, na hinahayaan na kung saan ay makita po natin na mayroong makaakibat ng problema. Kaya na, sana po huwag natin mapayagan ang abortion. Pwede natin tulungan. Sabi nga po ay, kung sakali man, no, kung kayo may kilala, na halimbawa po ay may unwanted pregnancy, ay kung gusto niyo tulungan ay makipag-ugnayan lang po sa akin at ibibigay ko po yung meron tayong mga tumutulong para doon sa mga unwanted pregnancy na matulungan yung mismong taong namumroblema, mailigtas lamang yung buhay noong nasa sinabubunan. Bakit? Kasi hindi solusyon ang pagpatay. It could never be a solution. Father, yung self-defense. Yung self-defense is not a solution sa pagpatay. No? Ang self-defense is only, magbawa, self-defense at napatay mo siya. No? Hindi yung solusyon, hindi yung pagpatay. Ano lang yung byproduct lang yun? Ano yung nais mong, anong binigay mong solusyon doon? Yung self-defense rin, iligtas mo ang buhay mo. But never yung pagpatay. Yun lang yung pinaka-last resort kung talagang wala ka nang magagawa para iligtas ang buhay mo. Pero yung halimbawa, may nakita ka lamang na baril doon sa kabila, babarilin mo na lang, hindi pa nila pupunod, hindi yung self-defense yun. Murder yun. So kaya, kinakailangan natin na mas maayos. Yun po yung word natin kalimutan na itinuturo sa atin ng pagdiriwang natin ngayon na maraming
sa katulad ni Herodes ang naging solusyon nila sa kanilang problema ay pagpatay. Kaya nga kinakailangan din natin kumilos na matulungan na maibigay ang ibang solusyon maliban sa pagpatay. So kaya gagawa tayo ng pamamaraan sa abot ng ating makakayanan. Sabi nga po, para doon sa mga may problema sa unwanted pregnancy, no? Ay pwede po nating matulungan. No? Sa extrajudicial killing, wala pa po tayong programa doon. Maliban lamang po sa panalangin sa ngayon. No? Pero, nawa po ay makagawa rin tayo ng pagkilos sapagkat yun ang ating pitiin, ang pagpatay ay hindi pwedeng maging solusyon ng anumang problema kaano man ito kabigat. Marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, ang anak mong di na naiba sa akin ay isang umawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nanababalaatan. Ang anak mong di na naiba sa iyo ay siyang iisang salita. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahati-halina. Kahit ikaw ay ligid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel, isiawit ng pagpuri sa iyo ng walang humpay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyo, kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang napalirito sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalawang ito upang para sa amin ay maging katawan at ugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob na maging handog, pinumakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iniahandog para sa inyo. Kaya naman matapos sa hapunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabi ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kandipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananaw. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yun ang pag-alala sa pagdumating mo yung pagkabuhay ni Manang, kinyari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay ang nagkalis ng katalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami ang minarapat at umayong sarap mo para paglingkod sa iyo. Eh, sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ayaw kumulod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa bumiliktik, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, ni Benaventura, at ang talang kaparihan. Alalahan muli ng mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muli mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pa nilapating kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Mary Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, mga apostol, San Martin at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng
kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karunahan mo sa magitan ng anak na aming Panginoon, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya lahat ng pangangapapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upang tunay natin maipagdasal at pangalagaan ang buhay, lalong-lalo na ng mga inosente na katulad ng pinapatay ni Herodes. Ama namin, sumasalita, sabay na samantalang aming pinanandigan na kinangaroon ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang gari ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na iyon ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero.